I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Pagbati mula sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pastor Mark Panahon Jr. po, Assistant Pastor ng St. Matthew's Church Filipino Ministry sa Glendale, California. Muli po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, sa panhong ito na tayong lahat ay maaaring makapagpatuloy sa ating pananambahan kahit na tayo po ay hindi nagkakasama ng pisikal. Patuloy lamang po tayong tumutok at manood sa ating virtual worship service sa ating YouTube channel,
St. Matthews Glendale, California, upang tayo po ay lumago sa ating pananampalataya sa panahong ito na may krisis sa buong mundo. Ihanda po natin ang ating mga puso sa ating pananambahan sa ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang pakikiisa ng banal na Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Amen. Pagbasa po sa salita ng Diyos at babasahin ko po sa aklat ni Job chapter 1 verses 6 to 22. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Job chapter 1 verse 6. Isang araw nga ng anak ng Diyos ay nagsiparoon na magsiharap sa Panginoon na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. Verse 7, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagparoot parito sa lupa at sa pamanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Na magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang mga gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nanga sa iyong kapangyarihan, siya lamang ang huwag mong pagbuhatang na ng iyong mga kamay. Sa gayoy, lumabas si Satanas na mula sa harap ng Panginoon. Verse 13, at nangyari isang araw nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisipag-inom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay, nang dumating ang isang sugo kay Job na nagsasabi, ang mga baka ay nagsipag-araro at ang mga asno ay nagsipag-sabsab sa siping nila at dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala, oo, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan. At ako lamang ang natirang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Verse 16, samantalang siya ay nagsasalita pa ay dumating ang naman ng iba pa at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa lupa at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya ay nagsasalita pa ay dumating naman ang iba pa at nagsabi, ang mga kaldeyo ay nagsipagloong pulutong at dumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala, oo, at pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya ay nagsasalita pa ay dumating naman ang iba na nagsasabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At narito dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang apat na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Nang magkagayoy, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahita ng kanyang ulo at nagpatirapa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Verse 22, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inarimang mangmang.
ang Diyos. Purihin po ang pagkabasa ng Panginoon. Amen. Well, mga kapatid, sa linggo pong ito ay pag-aaralan po natin mula po sa Lumang Tipan, sa aklat po ni Job at sa chapter 1 beginning verse 6 down to verse 22. It has been said po that Job lost everything during his time of affliction. And it is true po mga kapatid that he has lost his family, he has lost his finances, he has lost his fitness and his friends. Lahat pong nangyan ay nawala sa kanya. Yet, through it all, he never lost his faith or his relationship with the Lord. Tunay nga po na sa lahat ng mga pagsubok, problema, at yung mga nangyari sa kanyang buhay, ay nanatili po siya sa kanyang pananampalataya at relasyon sa Diyos. When the bottom fell out of Job's life, he still maintained his confidence in the Lord. And in doing so po mga kapatid, he demonstrate to us what our duty is to God. Ano ba talaga ang ating duty sa ating Panginoong Diyos while we pass through the valleys of life? Kapag tayo po ay sinusubok, kapag tayo po ay punong-puno ng problema, kapag tayo po mga kapatid ay may trials sa buhay natin. When we are in the midst of this, all of trials and testings in life, ano po ang ating magiging duty sa ating Panginoon? Ano yung ating dapat na maging reaksyon? Well, everyone po, mga kapatid, sa ating kalagitnaan marahil ay dumaranas po na tinatawag na difficult times. Yet, in fact, mga minamahal, sa panahon ngayon na may pandemya, marami pong naapektuhan. And we know many lost their jobs, many lost yung kanila pong mga pinagkakakitaan, maraming kumpanyang nagsara, marami sa mga miyembro ng pamilya, marahil ay nagkasakit, na mga namatayan, lahat po, mga minamahal, ang lahat ay dumaranas po, maging sa panahon ngayon. We are on these difficult times. And there has never been a human life that was free from burdens and free from cares. Lahat po tayo, mga minamahal, ay nakakaranas ng mga pagsubok. But this shouldn't surprise us because the Word of God tells us that through the leading of the Holy Spirit, that things are going to be this way. Na ito ay ating mararanasan. At ano naman po ang ating dapat na maging reaksyon? Well, mula po sa pag-aaral sa liwalig na salita ng Diyos, in Job chapter 14 verse 1, mapapansin po natin, it was quoted there, it says, Job 14 verse 1, when a man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Well, ang sabi nga po mga minamahal, ang tao na kung saan ay pinanganak ay punong-puno ng kanyang buhay ng mga pagsubok. Totoo naman. And in Job chapter 5 and in verse 7, the Word of God says, yet man is born unto trouble as the sparks fly upward. Jesus tells us, mga kapatid, even in John chapter 16 and in verse 33, the Bible says, these things I have spoken unto you, that in me, Jesus said, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Opo, mga kapatid, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, may kapayapaan pa rin matatagpuan sa kanya. Well, Augustine put it this way, ang sabi po ni Augustine, God only had one son on this earth without sin, but none without suffering. That's right. Lahat po tayo ay hindi po makakalampas sa tinatawag na pagsubok o sa mga problema o trials in life. But when these times come upon us, we can react in one of two ways. Ano po ang ating maging reaction? First, we can either move toward God or we can move away from Him. Ano po ang ating maging reaksyon? Kapatid, minamahal, kapag meron ng matinding pagsubok sa ating mga buhay, papatuloy pa ba tayo sa gawain?
magpapatuloy pa ba tayo sa ating pananampalataya sa Diyos? We can either move toward God, mas kakapit ba tayo sa Diyos, o tayo po ay bibitaw na sa ating pananampalataya sa Diyos. Friends, I have seen trials produce both reactions in the people of whom I have ministered over the years. In my 20 years, more than 20 years in the ministry, mga kapatid, nasaksihan ko po dalawang bagay sa buhay ng tao. They either move toward God, mas kumapit sa Diyos, in the same time, some, they move away from Him. Well, troubles po, mga kapatid, affects people differently, right? Kapag may pagsubok, naapektuhan po tayo ng magkakaibang reaksyon. Troubles are like hot weather. It sours milk, but it sweetens apple, right? Kapag ka masyadong mainit, alam natin na ang gatas talagang nakumaasim yan. But you know what? The apples, ang sabi, it sweetens. Well, it is my conviction that trials come to help us to grow in the Lord. Na kapag may pagsubok, hindi ibig sabihin, anytime, mahal na Diyos. Kapag may pagsubok, may trials, may problems, well, it is God help us to grow our faith in Him. Ang sabi nga po ni Paul sa Romans chapter 8, and in verse 28, Paul mentions, and we know that all things work together for good to them who love God and to them who are called according to His purpose. So mga kapatid, there's God's purpose in our lives. So if this is the case, then it stands to reason po that we are to be expected to carry out certain duties while we are in the valley. Kapag tayo po ay nandoon sa tinatawag na pagsubok in the valley of life, ay meron tayong dapat na responsibilities or duties in our faith. Huwag po tayong sumuko. What I mean is that our times in the valley are not times to be passive, but they are times to be proactive. Na mas lalo po tayong maging masigla, maging matapang, at huwag po tayong panghinaan ng loob. God has certain expectations when it comes to our attitudes and behaviors while in the valleys of life. Expect po ng Diyos kung ano ni ating natutunan mula sa salita ng Diyos, mula sa kanyang salita, kung ano na yung katatagan ng ating pananampalataya while we are in the midst of these trials. For this message po mga kapatid, I would like to draw from the experience of Job. Ano ba yung naranasan ni Job sa kanyang buhay? I would like to show you that Job performed certain duties while in his valley, and that stands as a testimony to you and a testimony to me. I believe what Job did, his faith, his confidence, and his trust to God will help us also. Alright? So as we look into this passage, let me share with you po mga kapatid the experiences of Job, and in doing so, I would like to share to you on the thought, what is my duty while I'm in the valley? First mga kapatid, ano ang naranasan ni Job at ano yung kanyang naging duty nung siya'y nasa kalagitnaan ng mga pagsubok? First, there must be a devotion to God in verse 20. Job's devotion. Ano ba yung naging devotion ni Job? Kahit nandun siya sa matinding pagsubok, problema at trahedya, well, there must be a devotion to God. What is devotion? Devotion means feelings of ardent love. Devotion means commitment to some purpose. Devotion means that is a zeal or yung piety. Ano po yung ating commitment doon sa ating purpose sa Diyos? Well, all that Job lost, mga kapatid, in verse 20, many of us would have reacted in anger and in frustration, right? Ang lahat sa atin maaari ay magiging magagalit tayo at mafrustrate po tayo. Many would have turned on the Lord and curse His name. But not Job. His response was, go before the Lord in worship. Yun po yung ating nasaksihan at nabasa sa talata mga kapatid. Job shaved his head and rent his clothes
bold of his acts were signs that Job was in mourning, siya po ay nangungulila, at ang sabi, and that he was devastated, but the fact that he worshiped, it proved to us that he was not broken. Opo mga kapatid, we owe to us, to ourselves, what it would take to make us turn to God. When Job considered this, his response recorded in Job 13 verse 15. Ano ang sabi po doon? Though he slay me, sabi ni Job, yet will I trust in him, but I will maintain my own ways before him. Job says that even the Lord takes his life, he will still trust in the Lord. Amen? Mga kapatid, we need to remember that the pearl, which is so prized and valued, yung perlas, which is so prized and valued, is a product of what we call suffering. Pearl, it is a precious stone, but it is a product of suffering. There would be no pearls were it not for pain, right? So it is in the kingdom of God, mga kapatid. God's brightest stars are those who have endured the most suffering. What we really need to do po is to stop and consider all that Jesus suffered for us and the great price that was paid for our redemption. Kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, ipinagpasakit ni Kristo para sa atin, nagbayad siya para sa ating mga kasalanan at para sa ating redemption. When these things are kept in the forefront of the mind, then it is impossible to quit on the Lord. Amen? Mga kapatid, there must be a devotion to God. That's Job's devotion. Secondly, hindi lamang po devotion to God, yun ang kanyang naging duty nung nasa kalagitnaan siya ng pagsubo. But secondly, there must be dependence upon God. Mga kapatid, verse 21 and 22 ng Job chapter 1, when Job opened his mouth, it was not complain or murmur or to whine. Si Job pa mga kapatid, nung binukas niya ang kanyang bibig, hindi siya nagreklamo, pag ganito, ang dami pagkakasakit, nawalan ako ng anak buhay, nawalan ako ng mga mahal, mga pagkakakitaan. When he spoke, it was to praise the Lord and to declare his continued dependence about the power and the will of God. Yun po ang namutawi mga kapatid sa bibig ni Job. Well, kakaiba sa atin, right? Kapag tayo sinubok, maaaring tayo magagalit. Kapag tayo maaaring nagkaroon ng matinding problema, yes, the normal thing is magagalit tayo. Magwawala tayo. But the thing is, when we are traveling through the valley, it would do us well to remember, mga kapatid, a few truths that are easily forgotten by us. Well, allow me to refresh your memories, mga kapatid. First, kapag nasa kaligitnaan tayo ng mga pagsubok, tingnan po natin ano yung mga katotohanan na dapat nating huwag kalimutan. Well, first thing, God's ways are not our ways. Amen? So we will never figure Him out. Kung alam na natin mangyayari, di wala na hong faith doon. But the Bible says in Isaiah 55, verse 8 and 9, the Bible says, "For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." First, mga kapatid, this is just to refresh our memory while we are in the valley. Let us remember, God's ways are not our ways. Second po, we can accomplish nothing through worry. Right? Wala tayong magagawa kung patuloy lang tayong mag-worry. Philippians chapter 4, verse 6 and then verse 7, minention po ni Apostle Paul, he quote in verse 6 in chapter 4, Paul says, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind to Jesus Christ, our Lord." Mga kapatid, we can accomplish nothing if we continue to worry. Yun po ang totoo, mga minamahal.
You know Mark Twain? He said, I am an old man and have known many troubles, but most of them never happen. Sabi po ni Mark Twain, mga kapatid, ako'y matanda ng tao at alam kong maraming mga pagsubok, pero kalmihin lang yon. Sabi niya, hindi naman nangyayari. Nag-alala lang ako. Mark Twain, mga kapatid, the pen name, which is by the name of Samuel Langhorne Clemens, which is the father of American literature, the greatest American humorist of his age, noted sa mga novels niyang sinulat, The Adventures of Huckleberry Finn, at saka po yung The Adventures of Tom Sawyer, which is, binanggit niya mga kapatid, ang katotohanan when it comes to worry. So the truth we forgot is that God's ways are not our ways. Secondly, we can accomplish nothing through worry. Then thirdly, every trial, no matter how bad it is a good thing for you. Huh? It is a bad thing, but good for me? Sabi po ni Paul sa Romans chapter 8 and in verse 18. Paul says, Romans 8:18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Pabi po ni Pablo, mga kapatid, yung mga mangyayari sa atin, yung mga pagsubok natin in this present time, they are not worthy to be compared with the glory that will reveal to us. Church, God is merely molding you in His image. In the blackest night, mga kapatid, God is working out His plan for your life. Alam ba yung mga madidilim at yung mga pagsubok na ito sa buhay natin? Well, God is working out His plan for you. Ang sabi nga po mga kapatid ni Ralph Waldo Emerson, he said in this way, when it is dark enough, man can see the stars. Right? Mga minamahal, Christian, if it takes your walking through a deep, dark valley, then for you to grow in the Lord, mga minamahal, it will be worth all the pain and suffering you are called upon to endure. Yet, mga minamahal, you can depend on God. He will never fail you nor forsake you. Why worry when you can trust God? Amen? So, kay Job, what was his duty while he was in his valley? First, there must be what we call a devotion to God. Second po, nakita natin, there must be a dependence upon God. Then lastly, sa ating pagtatapos, there must be a declaration about God. Huwag po nating iwawaglit ang Panginoon sa buhay natin. Throughout all of this, Job never bout-mouthed God. Hindi po siya nasalita o nag-curse sa Diyos sa lahat ng kanyang naranasan. He never stopped praising God even during the darkest hours of his trials. Job 1 verse 21, ang sabi niya, and he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Opo mga kapatid, marami po siyang naging pagsubok. Nawalan siya ng hanap buhay, yung kanyang anak na lalaki at babae, namatay, yung kanyang mga ari-arian, nangawala, at sa sarili niya, siya'y nagkasakit. Sabi from, nagkaroon siya ng boils, ng pigsa, mula po sa kanyang tuktok hanggang sa kanyang paanan, may pigsa siya. But he still quoted, blessed be the name of the Lord. Like the song of Don Moen, do you know that Don Moen, he composed that song? Sinabi ni Don Moen, blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up your name in one accord, singing, blessed be the name of the Lord. Maminamahal, bless His name. We would do well to remember that one of the surest ways out of the valley is to exalt the name of the Lord. Church, we need to learn to praise the Lord even when in the midst of trials and difficulties. And as a believer, mga kapatid, nandun man tayo sa valley, huwag po natin iwawaglit na pasalamatan ang Panginoon.
people who focus on their problems are people who have many problems. However, people who focus on the Lord are people who walk through the valleys with grace. These people have problems, but their focus is on the Lord and not in the valley. Amen? Ang minamahal, please note that the devil's intention were to get Job to turn against God. Yun po ang gustong gawin ng kalaban, na maggalit tayo sa Diyos, na maghinanakit tayo sa Diyos dahil sa ating mga naranasan. He squeezed Job expecting to get some old, sour, mean, and hateful reaction. Right? Kapag tayo pinipigana, ano ba ang ating magiging reaksyon? Yet every time he applied pressure to Job's life, namatayan siya ng anak, nawala siya ng hanap buhay, nawala yung mga properties niya, at nagkasakit siya, mga kapatid. Every time he applied pressures to Job's life, he only produced what? Sweetness and praise to the Lord. Friends, church, when the devil squeezes on us, he expects to get lemon juice. He expects us to badmouth or curse the Lord, complain, mag-murmur, talk about how bad things are. Yet, it's true, may mga pangyayaring ganyan sa buhay natin, but God is with us. Amen? If we could just learn that when the devil puts the squeeze on us, that instead of giving him what he is looking for, well, ibigay po natin, we just praise the Lord. Amen. Christians, are things rough around your place right now? Are you in one of life's deep, dark valleys? You need to bring that need. You need to bring that burden to Jesus and let Him take care of you. But please, let Him take care of your attitude concerning it as well. Whatever the need, my friend, will you come to the Lord and let Him have it? He cares and He will fix it for you if you will let Him. My duty while I'm in the valley, there must be a devotion to God, there must be a dependence upon God, and there must be a declaration about God. Amen. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa trono ng luklukan ng inyong biyaya upang ipanalangin po ang buong iglesia at ang sangkatauhan. Buksan po ninyo, O Diyos, ang aming mga puso na kami lubos ang magtiwala sa inyong mga pangako. Sa panahong ito na may matinding pagsubok, kami po ay nananampalataya sa inyong salita at kami, O Diyos, ay inyong diringgin sa aming mga panalangin. O Lord, amin pong inilalapit ang bawat isa sa panahong ito, lalong-lalo na po, O Diyos, mga nasa frontliner na patuloy na humaharap at naglilingkod sa matinding krisis sa panahong ito. Sa bawat presidente hanggang sa pinakamababang pwesto ng panunungkulan sa gobyerno, na patuloy po na magkaisa at magtulungan para sa kapakanan at kabutihan ng kanilang nasasakupan. O Panginoon, sa bawat may mga karamdaman na nangangailangan ng kagalingan, we pray for them. Sa bawat pamilya na kung saan, O Diyos, ay maaaring nawala ng hanap buhay, sa bawat isa sa aming lahat, O Diyos, na kami sumunod ng may kayusan at tumulong para sa kabubuti ng lahat sa panahong ito ng may krisis. O Diyos, tulungan niyo po kami at ang St. Matthew's Church na kami patuloy na maging malakas at maging bukas at kami maging matapang na harapin ang mga pagsubok sa aming mga buhay at sa aming pananampalataya. Pinapanalangin po namin ang bawat isa at higit sa lahat, O Diyos, patuloy namin suportahan ang aming iglesia sa panalangin at sa aming pong mga pagkakaloob. Pag-ingatan niyo po kaming lahat, O Diyos, kayo, Panginoon, na aming kanlungan, kapayapaan sa aming mga puso. Maraming salamat po, O Diyos, at ito po ang aming nagkakaisang mga panalangin. Pagpalain niyo po kami, O Diyos, na kayo ang aming buhay na Diyos ngayon at magpakailan pa man. Maging tayo po, mga kapatid, ay hindi nagkakasama man ng pisikal, tayo po ay iisa kay Kristo Jesus.
Amen.